At ang kasagutan dyan ay... Ready na ba kayo? Bago ko basahin ito, ha? Mga ate at kuya, tawagin nyo muna si ma'am at sir sa tabi nyo at sabay nating panoorin ito para sabay-sabay nating malaman kung meron ba o wala kayong karapatan sa 13-month pay. Okay? Maghihintay tayo, ha? Tawagin nyo na sila para minsanan na ito. Okay? But anyway, ito, nandyan na sila? Katabi nyo na sila? Oh. Siya ba yung naka-blue? Si ma'am ba yung naka-white? Magandang araw mga ka-legally well na people. Today, meron na naman tayong pag-uusapan na isang topic na siguradong makakatulong para tayo ay maging legally healthy. Okay? But before that, maraming salamat pala sa mga, chinek ko yung YouTube 65 subscribers. Oh, di ba? Yung iba, sinakalpa natin dyan para lang mag-subscribe. But kidding aside, thank you very much for the support. 2 days pa lang po yung sinisimulan natin vlog and we have 65 subscribers. Akala mo 65 million, no? Pero 65 lang talaga na tao. Thank you very much. So, may tanong kasi, okay? Ang topic natin for today is, entitled ba ang ating mga kasambahay sa 13th month pay? Okay, nandyan yan, oh. Nakalagay sa baba. Entitled ba ang ating mga kasambahay sa 13th month pay? Siyempre, titingnan natin kung anong sagot. Hindi ko alam yan, pero meron tayong bolang kristal. Philip, nasan yung bolang kristal dito? Wait lang, ha? Where is the bolang kristal? No, not that one. The other one. Remove that. No, not that one. Just that one. Okay. Ang hirap mag-English. No, English kasi si Dodo. Okay. Can you say hi? Okay. So, yeah. He's also a YouTuber daw. Okay? So, ito yung sagot. Okay. Pero bago yan, mga ate at kuya, tawagin si sir at ma'am para sabay-sabay nating panoorin to. Tignan natin kung ano yung sagot. Kung entitled ba kayo sa 13-month pay. Parang pinagsipunan mo lang ito, Philip, ah. Yes. Entitled po kayo sa 13-month pay. At syempre, dapat may legal basis yan para hindi lang kwentong kutsero, no? Kutsero, kwentong barbero. Anong legal basis naman natin? Ayan. Basahin mo sa laptop mo. Okay. Ang galing mo, ah. Okay. Ito. Siyempre, nandito yan kasi hindi natin memorize ang batas. Pero, nandito yan. Nasaan na ba yan? Okay. Republic Act Number 10361. Ang tinatawag na Domestic Workers Act or Batas Kasambahay. Okay. Nasa Rule 4, Section 8. Okay. Hindi galing sa akin to, ah. Rule 4, Section 8 of the Implementing Rules. The kasambahay who has rendered at least 1 month of service is entitled to a 13-month pay which shall not be less than 1/12 of his or her basic salary earned in a calendar year. So sabi dito, dapat yung kasambahay daw nagtrabaho muna ng at least 1 month. Okay? Kapag at least 1 month ka na, entitled ka na sa 13-month pay. Paano kinukompute ito? Kunyari, kapag nakapagtrabaho ka ng isang taon sa amo mo, the entitled ka sa 1 month na sweldo. Additional yan. Yan yung 13-month pay mo. Pero pag 1 month lang na nagtrabaho ka sa employer mo, 1/12. Okay? So, prorated siya. At the 13-month pay shall be paid not later than December 24 of every year. Bago mag-December 24. Siyempre, kasi may Noche Buena, pang-exchange gift, mga ganyan. So, klaro yan sa mga batas, ha? Nasa batas yan, ma'am, sir, ha? So, di po ako naninira ng nananahimik na pamilya dyan. Okay? So, kung hindi nyo binibigay ang ating 13-month pay, pwede po na nating sundin na ang batas. Bakit? Kasi, pag hindi tayo nag-comply, merong penalty po yaan. Okay? Pwede kayong mamulta ng 10,000 to 40,000 pesos or pwede ring ma-filean ng civil or criminal charges. At napaka-stressful ng mga penalty na yan, ha? So I don't want you to be stressed, just follow the law. Okay? So kung employer ka at di ka sumusunod, you still have a chance to do it just because you watch this, di ba?
Ayun, so sana ay nakatulong po tayo yung impormasyon na nabigay natin. At kung sa tingin nyo ay kailangan ito ng kaibigan nyo, maaari lamang po na i-share and hit that like button. And of course, subscribe. Subscribe dito po, okay? On the left side, subscribe po. Samahan nyo po ang ating 65 subscribers and growing. Maraming maraming salamat. This is Dexter Diwas, your 3-minute lawyer. Magandang araw mga ka-Legally Well, okay? Today, meron na naman tayong pag-uusapan na isang impormasyon nyo, katulad ko, no? I'm a father to Philip. Since we only have 3 minutes, kaya mabilis akong magsalita, no? Kailangan natin ng mga katulong sa ating mga bahay. Hindi lang asa. Hindi. Parang ang yabang.